Good morning! So, daw morning sa ating lahat and sa makakapanood ng video na to, grabe. Meron na naman akong i-explain sa'yo na pwedeng magiging tools or ito ay isa sa mga magiging tools mo habang meron kang kausap na client or prospect. Okay? So, umpisa natin. Meron tayong tinatawag na PPF rules. PPF rule. So, ano ba to? Ito yung tinatawag na past, present, and future. So, paano ba to nagagamit kapag meron kang kausap na prospect, client, or gusto tao na gusto mong pagshira ng opportunity dito sa DAO Elevate? Okay. Habang kausap mo siya, syempre, dapat inaalam mo yung past niya. Past. Ano ba yung past niyang buhay? Kumusta ba? Ano ba yung past niyang love life, okay, past na meron sa parents niya, past nung ano, yung mga, marami kasi yung ano, maraming pangyayari dyan sa buhay niya na gustong-gusto niya na babalik-balikan. Okay, so kapag ganon, automatically, ang past niya na kwento, doon ka magkakaroon ng idea paano mo siya maka-vibes, paano mo siya makasundo. Okay, so importante kasi na yung prospect mo, kasundo mo yan kapag nag-uusap kayo. Okay, alamin mo lahat ng past niya. Sa school, dati, nung elementary siya, high school, basta importante mag-enjoy at makabuo kayo ng solid na connection. Kailangan solid yun, yung connection yung dalawa. Kasi bakit? Para pag pinag-uusapan yung present. Yung present situation niya, ano ba siya ngayon? As in, comfortable na kasi sa't isa. Kasi, pag sinabi present, kumusta na ba siya ngayon? Halimbawa, ang past niya ay meron siya, nag-failed siya sa past relationship. Ang banat mo agad sa kanya, eh, kumusta ka naman ngayon, sis? Kumusta ka naman ngayon, kabayan? Di ba? Kumusta ka naman ngayon? Ano nang balita sa iyo? Paano ka nang move forward? Paano ka nang move on? Tama, or meron siyang sitwasyon or meron siya sa family niya. Example, ako. Hindi ako tanggap ng tatay ko kung ano ako, kung sino ako. So, 'yun yung past ko. In yung present ko ngayon, paano ko siya na overcome? Sino na ako ngayon? Okay, sino na ako ngayon na kahit ganun yung past ko? Tama. So, asan na siya ngayon? Saan bansa siya? Anong trabaho niya? Okay ba yung amo niya? Sino na yung bago niyang jowa? Okay, kumusta yung present situation ng family niya? Lahat. Kasi kapag ganun mo siya kausapin, automatic. Mas solid yung communication. And future. Ano meron dyan sa future na yan? Siyempre, dapat alamin mo. Kung nalaman mo yung past niya, yung present, dapat alamin mo kung ano yung future niya. Sa future, pinag-uusapan dyan, involved dyan lagi ang dreams. Yung dreams. Okay. Ano yung dream niya in the future? Okay, kasi baka mamaya yung present na sahod niya ay hindi sapat doon sa future na gusto niya. Example sa dreams. Sabihin natin gusto niyang magkabahay. Ang tanong dito, friend, kaibigan, kapatid, eto bang future mo na gusto na bahay, sapat ba yung kinikita mo sa present job mo ngayon? Sapat ba yung kinikita mo para magkaroon ka ng, para magagawa mo yung travel? Diba? Ganon tayo Pinoy, travel is life. Kasi mag-unwind. Tama. Ano pa? Sabihin natin na freedom. As in freedom. Time and financial freedom. Okay. Kumusta ba yung future niya? Kung yung present situation niya, akma kaya yung present situation niya doon sa future na mga gusto niya. Tama? Eto pa malupit. In the future, gusto niyang mag-family. Okay. Pag sinabing family, eh friend, paano yan? In the future, gusto mong magkaroon ng family, masayang family.
hindi malungkot ng family. Okay, magkaroon ng masayang pamilya in the future. Kaya lang ang tanong, baka matagal na siya dyan sa ibang bansa, wala siyang ipon, ano yung magiging future niya? Okay? Baka mamaya, in the future, gusto niya niyang malupit na magkaroon ng freedom kung yung present situation niya, present job niya, hindi naman kayang i-provide kung ano ang gusto niya in the future. Okay, kuha ba? Kasi, kung gusto niya mag-travel sa iba't ibang bansa, gusto niya mag-travel, libuti niya buong Pilipinas, eh kung nasaan siya ngayon, anong trabaho na meron siya ngayon, kung magkano ang kinikita niya ngayon, kung hindi naman yan sapat, and offer the Dow Elevate. I-offer mo yung opportunity na meron ang Dow Elevate kasi isa ito sa magiging way na magkaroon siya ng ipon. Kasi bakit? Kung ang present niya, kumikita siya ngayon ng pera na napupunta lang sa family, okay, dapat magne-negosyo siya, mag-add siya ng another source of income na pwede kumita ng pera. Siyempre, source of income yun. Ngayon, ito ay business. Ito ay Dow Elevate. Tama? So, ganun siya. Ganun yung kailangan alam mo. Yung kausap mong prospect. Kailangan na gagawin mo itong PPF rule na ito. Kasi bakit? Baka mamaya kasi, yung present niya, yun lang yung meron siya ngayon, tapos sobrang ang layo dun sa future na gusto niya. Kasi bakit? Pag sinabing family, grabe ibang usapan yan. At ang malapit dyan, pag sinabing dreams, halimbawa, kotse, car, gusto mo magkaroon ng car. Tama? Gusto mo magkaroon ng car, kaya lang, yung present situation mo ngayon, hindi siya akma. Gusto mo magkaroon ng masayang pamilya, eh kung malayo, eh kung LDR, hindi mo pa rin masabing masaya. Kasi bakit? Kung masaya ka sa partner mo, kaya lang baka malungkot yung magiging anak mo. Okay? So, kailangan alamin kung ano yung future na gusto niya. Kasi, hindi po lahat ng OFW maipon. Hindi po lahat ng OFW, siguro out of 100%, 98% walang ipon ang mga OFW. 2% lang halos ang meron. Yun pa ay mga halos walang family. Pero kalimitan, yung mga OFW ay halos pamilyado po. And kalimitan, lalo na sa mga mga kababaihan, sobrang dami mga single mom na sinusurvive. Okay, sinusurvive nila yung mga anak nila sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap kasi single parent. Okay? So dapat naunawaan na ang PPF rule, alam mo yung past ng prospect mo, alam mo yung present, at alam mo din yung future. Pag nalaman mo na yung future, doon mo kausapin na doon mo i-offer sa kanya yung Dow Elevate. Kasi, baka mamaya offer ka lang ng offer, hindi naman niya kailangan. Okay, baka mamaya offer ka lang ng offer, hindi naman niya kailangan. If freedom, pag sinasabing time and financial freedom, yung sabihin, time, quality time para sa family, and at the same time, financial freedom. As in, financially free. Okay? So, eto po yung PPF. I hope na meron kang naintindihan, meron kang naunawaan sa mga paliwanag ko. Eto yung way paano ka makipagkausap sa mga prospect mo na gusto mong offeran ng negosyo. I'm Jay Lausa and Dow Morning.